berbayar. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito pong tulang ito ay aking inialay para sa isang taong walang ibang hinangad kundi ang makatulong lamang sa kanyang kapwa dahil hindi niya kayang tiisin ang kanyang mga kababayan na nahihirapan at kung siya man ay may pusong ganyan dahil siguro yan ay ang itinuro at pinamulat sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya sana aking panawagan sa lahat ng sa kanya ay kumakalaban. Inyo nang tigilan ang inyong ginagawang wala namang kaguluhan. At sana sa pamagitan ng tulakong ito ay mabuksan ang inyong kaisipan na baka isa sa iyong kamag-anak ang kanyang natulungan noong panahon na sila ay nangangailangan. Ito po ay panawagan bilang isang Pilipino para sa ating bayan. Huwag po sana ninyong masamain at kagalit ng mga kababayan. Sana po ay magkaisa na tayo, iwasan at tigilan natin ang talangkang kaisipan sapagkat wala din namang tutulong sa ating lahing Pinoy, kundi tayo rin lang ng mga Pinoy. Ika nga, kung ang Diyos ay nagpapatawad, tayo pa kaya na nilikha lang niya ang hindi makapagpatawad. Kaya't kung kayo man ay kanyang nasaling at nasaktan ang inyong damdamin, sana po siya ay inyo nang patawarin. Sir Francis Leo Marcos, ikaw po ay tunay na bayani at yan ay hindi na may tatanggi dahil sa iyong kabutihan na nakatulong sa marami. At sa iyong pusong pagkamatulungin, dalangin namin na ikaw ay lalo pang pagpalain. Saludo po ang buong Pilipino sa iyo. Mabuhay ka po, Sir Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos, tunay ngabang bayani. Ang quiz sana ay parating dahil ipatutupad na ang lockdown quarantine. Maraming mga tao ang nabalisarin, kanilang makakain ay sandaw ba kukuhanin. Ngunit may isang tao na biglang dumating, sumibol siya upang tanong ng marami ay sagutin. At sa katauhan ni Francis Leo Marcos, sumilang ang bagong pag-asa na sa gutom ay tatapos. Mayayaman challenge ay pinauso niya. Lahat ng mayayaman ay hinamo niya. At sa galing ng naging estilo niya, maraming mga mayayaman ang tumanggap ng hamon niya. Gutom ay naibsa ng maraming mamamayan. Lahat ay natulungan, lalo na ang mga nagugutuman. Toneto na ladang bigas sa araw-araw ay nagsisidatingan. Ito ay dinorado nagmula pa sa malayong bayan. Pagsikat ng kanyang pangalan sa social media ay bigla. Dahil sa pagtulong niya, marami ang natuwa. Ngunit ang masakit at di maikakaila, siya ay binatikos at ginawang panansala. Kaya't marami ngayon ang nagtatanong, bakit sila ganyan, ikaw na nga ang tumulong. Mga nagalit sa iyo ay nagtulong-tulong, pagkat nais nila ikaw ay ipakulong. Hindi naman kayo Diyos upang siya ay hatulan. Sabihin man natin siya ay nagkaroon ng kasalanan. Siyempre siya ay tao lamang na tulad mo at tulad ko may taglay ring karupukan. Kaya't aking tanong sa inyo, perpekto ba kayo mga kaibigan upang ang isang kagaya niya ay inyong husgahan? Noong mga panahon nang siya ay tumutulong, marami sa inyo ang nagbubulong-bulong. Pero sana man lang ay inyo munang tinanong ang inyong mga sariling wala man lang na itulong. Kaya't sa aking isipan na din nabuo, crab mentality ay tunay at totoo. Ngunit hindi kayang tanggapin ang puso ko, ito ay tinatagla lamang nating mga Pilipino. Halos oras-oras siya inyong binabatikos, laging binabantayan lahat ng kanyang kilos. Upang may maibalita lang kahit na ito ay fake news, mga manonood lamang sa inyo ay bubimos. Kanyang kayamanan at buong pagkatao, pinilit alamin ang pinagmulan nito. Hindi ba kayo napapagod, mga kabayan ko? Buhay ng ibang tao ay pinakikialaman ninyo. Ilang taga-media artista, vlogger at maging ordinaryo, sila nag-aabang sa pagbagsak mo. Subalit ang ipinagtataka ng puso ko, ano ang iyong kasalanan at sila'y galit sa iyo? Kung kasalanan man para sa kanila na ikaw ay ganyan, alam namin yan ay hindi mo kagustuhan. Pagkat sa puso mo ay nakatanim na ang pagiging humanitarian, kaya ikaw ay tutulong kahit pa kanilang hadlang. Tatapwa at kung ikaw ay tuluyang mahahatulan,
at himasa ng rehas ng bilangguan para na silang mga nangangailangan. Kaya ba silang tulungan na mga taong sa'yo kumakalaban? Noel Mangusin Man o Francis Leo Marcos ang iyong pangalan, ang ginawa mong kabutihan para sa taong bayan ay hindi na kayang kalimutan pagkat iyan ay nakatatak na sa buong kasaysayan at sa aming puso't isipan, ikaw number one. Kaya kung ikaw ay taliwas sa kanyang ginagawa at patuloy sa iyong paninira, bakit hindi mo muna isipin ang iyong kapwa na kanyang naisalba at natulungan ng tama? Hindi mo ba naisip, kaibigan, na baka sa kanyang mga natulungan ay membro pa pala ng iyong kamag-anakan at noon ay nakaranas din ng kagutuman? Kaya't sana naman mata mo ay imulat, siguraduhin mong tama ang iyong sinisiwala ng mga balitang iyong pinagkakalat. Baka ikaw ay mamatay isang araw na nakadilaw. Lagi nating tatandaan na walang maidudulot ang paghihilahan pagkat ang mga apektado dyan ay hindi lang ikaw, maging sila o ako man, kundi buong Pilipinong mamamayan. At kung ikaw ay magpapatuloy sa gawain mong ganyan, sarili mong bansa ang iyong pinahihirapan. Sir Francis Leo Marcos, lagi mo pong tatandaan, kung ikaw man ay naging makasalanan, yan ay dahil sa tao ka lamang. Ngunit sa iyong puso, alam namin na ikaw ay hindi ganyan. Kaya't anuman ang mangyari, kami andito lang sa iyong tabi, kaagapay mo araw at gabi, pagkat ang aming suporta sa iyo walang makapagsasabi. Salamat at iyong binuksan, mayayaman challenge para sa bayan at sa aming puso't damdamin, ikaw ay tunay na makatao, makadiyos at makabayan. At aming ipagsisigaw at ipagmamalaki, ikaw ang tunay na bayani.